So ganito tignan kung pumasok na ba yung mga whales. Paano mag-check ng volume. Yan. Saan dito sila? Pinakamataas is 58.4 million. So 4 hours time frame. So ayun na yung pinakamataas. 4.62 dito. 4.6 sellers and buyers. 13.6 dito, bandang February 28 to, last month. So far, December, February 20, 11.6 m. So, balik tayo dito. So, in 4-hour time frame, so last 4 hours, ang pinakamalaking volume is 58.4. Yung week na to, kasama yun yung mga sellers. And then ito. Ayan. Kaya tayo nag-place ng order doon. There's possibility na umakyat to. So yan. Medyo mahiyana na ako ng konti, no? So konti lang. Bite size lang tayo. So balikan natin mamaya yan. Kuha lang tayo ng mga $4 na pwede na. Tapos alis na tayo. Sa mabilis ang ano lang. Scalping. So yan. Abangan natin kung kailan sila magtutulak. Kasi possibility yan. Abutin niya yung ano eh. Yung dos dito. Yan. Possible pa na mag-breakout dito yan. Sobrang dami ng volume. 110 in a daily time frame. 110 m. So kung babalikan natin yan, 53.6 yung pinakamalaki. 28.2. 43.7 naman to. 27.4. Ayan. So ito yung volume na kung paano natin malalaman kung pwede na bang pumasok based on volume analysis, no? Pero syempre, dahil may mga sellers pa din dyan, we're not yet 100%. So magsaset tayo ng cut loss dyan sa 1.83 dito. And then we go here. Mag-re-rebuy tayo dito. Ito sa zone na to. Banda ano yan. Para makita natin dito. 1.75. Yan. Pero tingin ko, aakit muna to. Hanggang ma-reach niya yung level na to. Yan. And then, saka magpo-pullback siya dito. Yan. So far, intayin natin kung anong oras ma-fulfill yung sell natin. 1.95, no? Ayan. Sige. Tingin natin kung ilang minuto yung aantayin natin. Punta tayo sa 1 minute, no? Ayan, no? So, buyers are winning na naman. So far kasi nga dun sa volume na on an hour time frame, tingnan mo naman yung taas ng volume dito, 31 m yung pinakamataas. Then pag minove natin into 4 hour, nasa 58.4. Siyempre pag dinaily time frame natin yan, isa lang naman yan eh, isang araw lang eh, 112 m. Abangan lang natin kung ilang minutes to ma-fulfill. Ayan na, no?
pinupush na nila, no, ng mga buyers. Mukhang yung mga smart money management managers, mukhang nagsipaso ka na lahat dito, yun, no? Ayan. So, ang order natin is 1.95 lang. And then, we go out. Okay na tayo dun. This is just for learning purposes lang naman to. Ayan. Up na siya ng 1.90. Bumaba na naman siya. So, paano ko alam na matitrigger siya sa 1.95? Eh, kasi na-test na niya yung 1.967. So, possibility na na-i-push pa nila to. Pero hanggang dun lang tayo sa 1.95. Kasi baka marami rin mag-sell sa 1.96 or 1.97. So, don't be greedy, no? Pero huwag ka naman masyadong maging fearful. Ayan na. Tingnan natin. Minutes na, no? Ayan na. Sige lang. So, sobrang dami ng buyers kasi dito eh. Sa 15 minute time frame, tingnan mo naman. Pinakamataas is 16.5. Doon kasama yung mga sellers dyan. Pero tingin ko kasi akit pa dito yun eh. Ayan. Based on volume lang ha. Sobrang dami ng volume kasi. Tingin lang natin. .92 nga yung order ko dati kanina, 'di ba? 1.927 siya. Ayan. Okay lang. .95 target natin, no? Ayan na. Kita nyo naman, di ba? Ang daming volume dito. So, yan. Possibility na yan. Mafi-fill yan. Either 94 or dun sa 95. 1.95. And then, pull back siya. Ayan. So, madami rin nagbebenta. Marami rin bumibili at the same time. Ayan. Ayan. Ito yung bid buyers. Ask sellers. Tingnan natin. 8 minutes na, no? So, medyo ano lang yung pag-aantay natin. Ayan na. Push, push, push lang yan. Tingin ko kasi akit pa yun ng 12. 1.97. Ganyan. Kasi yung daily time frame niya is 2.0750. Pero kung titingnan natin na weekly, ayan na. May 2.51 dun sa taas. And then na monthly, meron dito 20 dollars. Yung highest peak niya, no? Ano yung monthly time frame? So, ayan yung day lang din. Kaya nag-list tayo ng order dyan. Hintayin natin kung ilang minutes yung magiging ano niya. So, hindi to live, no? As of the moment, 9:40 ng gabi. Ayan. Ni-record ko lang to for learning purposes. Ayan. Sorry, may mga nag-chat lang. Ayan na. So, malapit-lapit na yung 95, no? $4 lang yun, no? Pang load. Ayan. Ganyan lang mag bite size.
ano lang, parang pizza lang yun. Take your bite sa market. Ayan na, exciting dito, ne? Ayan na. Ayan na. Tintay lang tayo dyan.
Ayan na, malapit na. Ayan, na-fill na yata. Na-fill na nga. Oh. 16 minutes, no? Yung ano natin? Paghihintay. So, tingnan natin yung mga positions history ko na. Ayan. $4 lang. $4. Ayan. Mostly, mga trades ko, ano lang, 30 minutes, ganyan. Pinakamahaba na yata yung 30 minutes. Kasi meron ako mga, ito matagal to. Ito, 5 minutes, 4 minutes, $4. Ito naman, ito, tagal-tagal rin to, ayan. Ito naman, 20 seconds lang to. Ayan, 20 seconds lang. Ayun lang kung paano mag-check ng volume para bumili ka, no? Ayan, bumaba na naman. E kasi, naano na niya yung ano, yung almost resistance zone na kasi yan eh. So yung mga nakabili dito sa mga 1.18 dito sa dito banda sa mababa 1.46 eh possible na magbebenta na diyan banda. Inano lang natin ayun no, market pa nga yan eh. Sinabayan lang natin yung volume na to. Inay 15 minute kasi tinan niyo naman madami pang buyers. So possible umabot pa to ng DOS. But again, itong video na to is just for learning purposes lang. Always trade at your own risk and always do your own due diligence lagi. Mag-aral kayo, keep on learning. Have a good one.